ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon yun, may isang ketonging lumapit kay Jesus, naniklod at nagmakaawa, "Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako." Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, "Ibig ko, gumaling ka." Noong di nawala ang ketong at gumaling ang tao, pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin, "Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na." Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napuok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Nahabag si Jesus sa kanya, iniunat ang kanyang kamay. Hinipo siya at sinabi, "Gusto ko, luminis ka." Iniiwasan ang mga kitongin dahil sa nakakadiring mga sugat na nagpapabago sa kanilang itsura. Para sa mga Hudyo, malalim ang implikasyon ng sakit na ketong. Hindi lamang ito sakit sa balat, kundi pala tandaan ng parusa ng Diyos dahil sa kasalanan ng ginawa ng mismong may ketong o ng mga kamag-anak niya. Malakas ang loob ng ketongin sa paglapit kay Jesus. Baliwala ng ketongin ang batas na dapat sana'y umiwas siya sa grupo ni Jesus at ng mga apostol. Ngunit masigasig ang taong ito at nananampalataya siya sa kapangyarihan ni Jesus na pagagalingin siya mula sa ketong. Hanga din ni Jesus na mapanumbalik ang taong ito sa kanyang pamilya at pamayanan, kaya't ibinilin niya na magpasuri ang tao sa pari at maghandog ayon sa inuutos ni Moises. Sa ganoong paraan, maibabalik na siya sa dati niyang normal na pamumuhay. Pagsasagawa. Hindi pisikal na kagalingan lamang ang hangad ni Jesus para sa sinumang may sakit. Hangad niya na maibalik ang mga may sakit sa kanyang pamilya at pamayanan. Anong karamdaman ang kailangang pagalingin sa iyo ni Jesus?